Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay isang dasal na dedicated kay Jesus Christ. So ang dasal na ito ay malakas na pangontra or pangbali or pangbasag ng mga black magic. So kung kayo ay isinumpa or tinamaan ng black magic o kung ano pang mga masasamang hangarin or evil wishes ng ibang tao para sa inyo, kahit mga evil eye, so pwede nyong gamitin ang dasal na ito para counter spell, para mabasag yon, para makontra. So safe na safe itong gamitin kasi nasa English po at ito po ay dedicated kay Jesus Christ. So, walang ibang mga espiritu, walang mga sikretong pangalan ang binabanggit na hindi natin kilala. So, kilala naman natin lahat si Yeshua, Jesus, Jesus Christ. Diba? So, ang tawag sa dasal na ito ay isa rin ito sa mga dasal na tinatawag na deliverance prayer. So, pag deliverance prayer po, napakagandang dasal. Pwede nyong dasalin sa inyong mga sarili at pwede nyong dasalin sa miyembro ng inyong mga pamilya. So, ang kailangan nyo lang gawin ay dapat intindihin nyo ang kahulugan ng dasal na ito. At ito pa, dapat ay magsindi kayo ng puting kandila, tapos bindisyonan nyo yung kandila. Meron akong video na ginawa yan kung paano bindisyonan ang kandila. Pagkatapos nun, sindihan nyo na, tapos magdasal ng isang ama namin. Pagkatapos na magdasal ng isang ama namin, isunod nyo ang deliverance prayer. Pagkatapos ng deliverance prayer, isunod nyo ang isang luwalhati. Tapos kung naniniwala kayo sa sign of the cross, mag-sign of the cross kayo. So ang kopya ng dasal na ito ay nilagay ko sa aking blog site. So pwede nyo screenshot doon or i-copy-paste nyo. Ilalagay ko sa description at saka sa comment section yung link. Pero huwag kayong mag-alala kasi ipi-play ko rin dito sa YouTube na ito ang dasal na yon. So, pwede nyo rin i-screenshot dito sa YouTube. Tapos, ikopyahin nyo lang sa papel o sa mga notebook nyo. So, ito na ang dasal. In the name of Jesus of Nazareth, I take authority and I bind all forces and powers in the air, the water, the ground, the underground, the netherworld, in nature, and in fire. In the name and by the blood of Jesus Christ, I break the power and hold of every curse that has come to me through transfer by another human being. In the name and by the blood of Jesus Christ, I break the power and hold of every curse that has come to me through words spoken. In the name and by the blood of Jesus Christ, I break the power and hold of every curse that has come to me through occult practices. In Jesus' name, I will be free from ill spells, and I ask the Holy Spirit to wash away the evil energies that torment me. In Jesus' name, I am free from curse, ill spells, and bandages from evil sources. Amen. So yun po yung kopya ng dasal mga migs. So nire-recommend ko na dasalin nyo yan every Tuesday at saka Friday kung feeling nyo tinamaan kayo ng black magic. At syempre, it's a process yan. Hindi yan parang sili na umaanghang kaagad. So dasalin nyo yan ng mga ilang days or ilang weeks, makikita nyo yung resulta. Kasi po, ang Diyos ay tinitignan din yung tao kung karapat-dapat ba, kung meron bang tiwala. Kasi yung ibang tao, dinadasal lang ng sa isip lang, hindi sa puso. Yung parang walang tiwala. Dinarasal lang niya kung sige, try ko lang to. So, mali yan. Pag nagdadasal ka kasi, dapat isa puso mo. Dapat may tiwala ka. Dapat may tiwala ka kung sino yung dinadasalan mo. Siyempre, yung dasal na yun ay dedicated to Jesus Christ. So, dapat may tiwala ka kay Jesus Christ. So, ganun lang kasimple. So, huwag niyong kalimutan, magsindi ng puting kandila, tapos isang ama namin, tapos yung deliverance prayer, tapos luwalhati. So yun lang po mga migs. I hope nagustuhan nyo ang episode na ito. And please, paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kilala nyo. Until next topic, thank you.